Hi, babies! Welcome back to our YouTube channel! Wow, finally! May bagong vlog! You can see it. Pagdulot. Uy! Ay, grabe ka! Ang tagal! Una-una, babies, no, gusto ko na mag-sorry kasi medyo napatagal tayo dahil alam niyo naman. Ang reason ay nandun sa channel ni, ano, ni Kev. So, panoorin niyo na lang. Ayun, tanghaling tapat ngayon, guys. Ang init, ano? Pero wala pa kaming ulam ng asawa ko. So, ayun, guys. Ang video natin pala for today ay siguro life update lang. Siyempre, hindi mawawala ang ating pagluluto. Ay, akala ko ako. So, ikaw nga ang magluluto for today's video. Ha? Ikaw ang magluluto. Ako? Oo. Lagi naman ako. So, ayan guys, baka manibago kayo. So, ayan ang bagong naming place. Actually, hindi namin to place. Place ng parents ko to. So, nakikitira lang kami for the meantime. Pero for now, magluto muna tayo kasi gugutom na ako eh. Ano nga bang lulutuin natin ngayon, B? Ano bang ulam natin ngayon, tanghali? Adobong paa ng manok. Ayan. Paboritong-paborito niya yan, guys. Pin-repair ko na yung, ano, yung bawang kanina. Tapos ito yung sibuyas. Kulang pa ba yan? Ah, kaya ko ba't kami sibuyas? Pero sige. Ay, wala bang sibuyas yung adobo? Pwede? Pero okay lang. Goods lang naman. So kung mapapansin nyo guys, no, nagtatanong ako kay Kevin kung ano yung mga ingredients ng adobo. Kasi ang adobo ay isa sa mga putahe na hindi ko talaga niluluto. So, hindi ko yan, ano, hindi talaga ako expert. Mas masarap si Kevin mag-adobo kaysa sa akin. Actually, nakapagluto na ba akong adobo? Oo, yung ano, yung tinolang adobo. O, diba? Nalala ba? Nagluto nasa tinola ba yun? Oo. May toyo. May toyo naman talaga adobo ah. Kaya nga, may toyo na tinola. Bakit tinola? Kasi lasang may luya. Tinola, eh. Ah, kasi nilagyan ko luya. Oo. Oh. Pero malay natin kasi iba-ibang version naman ng adobo ang meron tayo dito sa Pilipinas. Oy, malay mo, Chinese style. Hindi adobo 'yon. Ano na 'yon? Chinese food na 'yon. Ah, ganun. Bakit pag nilagyan ba ng luya, Chinese na agad? Oh. Hindi. Kasi kadalasan sa mga Chinese food, may mga luya-luya, di ba? Oh, sige. Wala lang. Na natin, depend pa rin natin yan. Ayun, maganda sa'yo. Dinedepend ang kamalian. So guys, kung mapapanood nyo nga pala ang aming mga reels, yan. Uploaded yan dun sa Facebook page ni Kevs. Follow nyo kami guys sa ano Kevin Hurst. Dun kami madalas nag-upload sa ngayon. Pero syempre, dadalasa na rin natin dito sa YouTube do. Kasi alam ko naman, na-miss nyo ako eh. Tapos guys, yung ano naman, yung mga mini vlog namin ni Abby ay matatagpuan sa kanyang Facebook page, Abigail Loves. O, diba? Ang dami ng ways para makita nyo kami. Medyo maninibago lang siguro kayo. Pero, ayun nga, sabi ko nga dun sa vlog na ni Kevin, pwedeng sila yung invite natin dito. Kasi, mas kumpleto na yung gamit natin dito. And then, dito yung Tibabi's Kitchen. Yeah. Excited na rin ako dun. Excited ka na. Oo. Uy, mag-request naman kayo, guys. Ano nga bang pwede nating ano, i-bake or iluto, ganyan. Kasi minsan ako, nauubusan na rin talaga ako. So, comment down, guys. And, kung sino yung gusto yung kasama ako, ganyan. Baka kaya naman natin gawin. Tapos gusto nyo kasama si Lord. So, ayan na nga, Chef Kevin. So, turuan nyo kami kung paano mag-adobo. Nakakaya, no? Parang dapat pa mag-tutorial ng adobo. Siyempre, ano lang. Baga may mga tao pa rin hindi marunong mag-adobo. Like you. So, gusto ko lang malaman kung paano ba niluluto ang adobo ni Kevin. O, syempre. Ang kailangan natin ay bawang, pwedeng sibuyas kung gusto niyo talaga. Makulit talaga kayo, pwedeng sibuyas, no? Yung iba kasi gusto talaga may sibuyas, eh. Like you. Yes, mahilig ako sa sibuyas. Ako naman gusto ko maraming paminta. Ayan, pamintang buo, tsaka laurel. Yun, brown sugar. Yung alat naman, di ko na kailangan maglagay ng asin kasi nabibigay na ng toyo yun sa akin. Okay. Gusto mo mag-aircon? Ikaw gusto mag-aircon eh. Ganun yung mga tactics ng asawa. Ikaw, P, kung gusto mo na mag-aircon, aircon na tayo. Pero yung totoo siya talaga yung may gusto. Bahala ka kung anong gusto mong meaning ng mga sinasabi ko sa'yo. May kailangan ba akong itulong sa'yo? Like parang uunahin na to. Wala nang uunahin. Talaga, igigisa ba siya? Oo, oh, igigisa mo. Ay, igigisa siya. Ay, ipakuluan mo muna yan. Kota mo, sabi mo wala akong kailangan. Eh, akala ko napakuluan mo na siya. Okay. Sabi ko kasi kanya yung sa'yo pakuluan mo. Ah, sorry for attention. Pasensya. Kasi, di ba, may kakol tayo kanina. Ayan na. Ayan na. Ayan na si Abby.
So, makikita nyo kung paano mag-work sa kusina ang Team Hermosada. Wait lang, paano yung ano? Ano gagamit ito? Yung ganito, okay na ba? So, gagamit daw tayo nito, guys. Pero pag papakuluan mo, syempre, ano, huwag dyan. Ang gulo mo! See? Sinong magulo sa ating dalawa? Gulo mo, ah. Ito, ito. So, gamit tayo ng kaserola. Kaserola ba yan? Kaserola ba tawag yun? Kaldero yan. Ay, kaldero ba ito? Kaserola? Alin yung kaserola? Hindi ko alam yung kaserola eh, pero baka... Ito ang tawag dito. Kawali yan. Kawali. Kawaling buntis. Ano ba yung cellphone na cellphone? Paano tayo makakain yan kung di pa tayo makakapagluto? Aray. Ano lang yan? Practice. Parang pa mag-aaway mamaya. So, ano, life update. Ano daw ang pinagkakaabalahan natin? So, bukod sa pag-re-reels, syempre ganun pa din naman, balik loob sa pag-bake, no? Medyo, actually, medyo tumigil ako ng konti, pero mga ano lang, lately lang naman. A birthday ng mama ni Abby, which is nalibre kami dalawa. Syempre, yes. Hindi kami tatanggi sa libre. Oo. Nakapag-Japan ulit kami, guys, for the second time around. And, actually, sobrang laking tulong nun sa akin. Lalo sa akin, guys. Painom. Uy, tubig ko yan! Ano po? Tignan, guys. Ha? Hindi yan scripted. Ganyan talaga kami. Natatawa na siya. Kasi totoo. Na-refresh yung aming ano, utak. Thankful pa rin kami sa aming parents. Dahil nandiyan sila para gumabay sa amin. And actually, yung family ni Abby na talagang sumusuporta sa mga kung anong ginagawa namin at kung ano yung gusto namin gawin talaga no, sa career. Kung mapapanood nyo, guys, yung reels namin. Kasama din sila. Oh, ito. Yan. Yeah. Ito, tinan mo. Ito, 100. Ewan ko kung ilang views na to. At ito. Diba? Ang galing umarte ng papa at mama ni Abby. Diba? Ganun sila guys ka supportive sa amin ni Kevin. Yeah. Kaya sobrang thankful naman kami, no? And syempre kung wala sila, wala kaming titira. Feeling ko kami mararanasan din namin to sa buhay namin na yung magulang, lalo na pag Pinoy ka, talagang aalalayan ka hanggang dulo. Ganun pala yung feeling, no? Oo. Ganun yung feeling and naramdaman ko yun and very thankful talaga ako sa magulang ni Abby, sa family niya. Nakakatuwa lang kung isipin mo yung thought, eh napaka ano niya, thoughtful. So aside sa syempre sa ano sa pagre-reels namin, ang dami nating hanas yun. Pinagkakaabalahan namin ni Kevin ang, 'di bago lang naman ako. Kung familiar kayo guys sa Lego, nag-try akong bumili noon nung nasa Japan kami. Nung kasama pa yung TV nung November. Tapos kailan ko lang kasi siya binuo. Sabi ko, try ko nga itong buuin pero nandun pa rin yung ano may, yung excitement ba sa pagbubuo. Tapos hanggang sa parang, ang bilis ko lang siya nabuo. Parang 4 hours ko lang siya nabuo. Ito, uy, ito. Hindi ah. Ito. 4 hours lang ba yun? Oo, 4 hours. Ako. 4 hours ko lang siyang... Ito yung binuo ko na, yung pinakaunang binuo ko. Ito yung first na nabili ko sa Japan. Tapos, itong isa, hindi pa siya kumpleto, pero malapit na. Itong plants. Ito pa. Ito, tiny plants. Ayan. Tapos, ito na siya. O, diba? May lagay na rin ako agad. So, hindi pa siya tapos, pero almost there. Mabilis ko lang siyang mabuo, pero inuunti-unti ko kasi nga... Para hindi ako masyadong mabitin. Tapos, yung asawa ko naman, para hindi naman ako lagi nagpa-flex. Pero siya nabuo, pakita mo. Ito ay tinatawag na nano block. Okay, pakita mo. So, ito mo. Yung una kong binuo. Ayan. Yeah. Ito kasi yung mga ano, sabi ng best friend ko. Ito yung mga itsura nila sa Game Boy noon. Ayun, parang pixelated. Oh, mga pixelated. Oo, so, pixelated itong yan. Ito guys, legit tong nano block. Pero sa Shopee, may mga murang nano block doon. Kung gusto niya ng mga One Piece, kung gusto niya mag-start. Tsaka hindi siya mahal. Hindi siya katulad ng mga Lego. Ano talaga, Lego. Lego. Yun, lucky. Yun. Same yun. Lang ba 'yan? Yun. Yun, B. So, ito yung next level na pagbubuo ka. Kunyari, nakabuo ka na ng ganito. Ito yung basic. Pero level 3 na to. Ah, ganun. Level 3 agad. Level 3. Pero ito, level 4 na ata to. Ayan siya, guys. Mahirap siyang buuhin. Mas mahirap siyang buuin kaysa sa Lego. Ito yung box ng nano block. And ito yung nabuo na siya. Yung mga parts na ito, sobrang liit. Tapos, ito yung instructions. Ang haba. Hindi siya ganun ka, ano. Uy, grabe
ka! Ano ba? Sorry! Diba, nagagalit ako. Kasi nga, mahirap nga siya buhay. Kung i-compare natin siya, maliliit talaga yung sa nano block. Yan yung mga parts. Ito yung mga sobrang parts. So, ito yung sa Lego. Ganito. Ayan. Yan yung mga parts. Ito yung sa nano block. So, ito, binuok. Wala. Tayo, wala. Uy, putya! Yan ang sinasabi ko sa'yo, eh. Yan yung una kong binuok. Cute, diba? Sira na siya. Ito yung pangalawa. Wow, sira na siya. Ayun. Dapat yan nilalagay. Dito na tayo. So, what's the first step? Naka-open na yan. Ito guys, itong lulutuin ko ay lutong kung paano magluto ang mga nasa bahay. Dito, matututo kayong magtansya ng luluto. Lakas ang mga apoy niyo. Ba't ka ba nangyayalam? So, syempre guys, konting mantika, canola oil, always canola oil para medyo sakto at hindi tayo masyadong unhealthy. So, syempre, hinihisa natin yung bawang. Bawang ba? At sibuyas, di ba? Na gusto ni Abby, na hindi naman... Pero sige, ilagay natin yung sibuyas. Comment down nga guys kung yung adobo is nilalagyan ng sibuyas. Kasi ako feeling ko may sibuyas talaga eh. So, sasabay na rin natin yung paan ng manok. Gigisa na rin natin. Kasi yung iba guys, ang ginagawa nila, piniprito pa. Dami. Nailagay na. Binalik pa. Hinaan yung apoy kapag medyo napapasok ka na. Tsaka malagyan ng tubig. Hingin natin ng konting mantika pa. Bakit daw? Huwag na. Ay, gagawin ka. Tefal tubig, kung makagano'n ka, hindi natin yan. Ay, Mama! Si Kevin, no? Hindi po. Tefal pa naman ito, ma. Bakit? Di ba pag tefal, matibay? Matibay, pero ano, hindi naman siya sinasaktan na ganyan. So, yan guys, tansyahin niya lang din yung tubig. Kapag medyo ano na... Medyo nakalubog na. Pwede na yan. Usually, nilalagay na rin dito yung toyo, no? Pero ako, ang gagawin ko ay papakuloan ko lang siya ng mga 15 to 16 minutes. O, takpan niyo lang. Mm-hmm. Pag tinakpan niyo, panoorin mong matalo yung Lakers. Naglalagay na tayo ng toyo, guys. Yan. Tansyahin niyo lang toyo, pantahin niyo lang yung ano, mahiwagang salamin, mahiwagang salamin. O, tapos na. Ano siyang adobo, di ba? Pakuluan mo ngayon. Ngayon, ito lang, naihi ako sa gitna. Pagkalagay ng toyo, lalagay na tayo ng pamintang buo. Ngayon. O. Ba? So yan, isang plastic, lagay niyo na yan. Ayan. Tapos, lalagay tayo ng brown sugar. Usually, ang nilalagay ko dito ay isang kutsara. Ayan, lagay tayo ng konting asin. Akala ko ba hindi nagagamit ng asin? Asin, wag na. Pabago-bago! So, lagay tayo ng konting cornstarch. Pero ang ginagawa ko dyan, tinutunawin. Oo, galing ah! Ayan, lagay natin yung cornstarch, no? So, ayan, hintayin, lumambot ang chicken feet. I'm so excited na! So yun guys, feeling ko ano na to, luto na. Yan! Wow! Patayin na natin. Yung iba, ang ginagawa, talagang pati buto pwedeng kainin. Since tayo to, gutom na rin kami, okay na itong mga ganyan. Ganyan? Yan, mga ganyan. Okay na rin siguro yan. Pwede natin lagyan ng mushroom. Yan! Wow! Ang bango guys! Thank you so much! Welcome! So, ayun, kung natutunan nyo, pagluluto ng adobong chicken feet, ay congrats! Ganun na pala siya kadali, no? Madali lang yan, pakulo lang. Akala ko gisa, nga, akala ko gisa, nga nilalagyan din niya ng suka. Hindi. Gisa, pakulo, tapos... So guys, take two. Sinindi ulit dahil... Nakalimutan yung suka. Hindi. Ah, may suka pala talaga, B. Oo, may suka. Tama pala ako. O, oh, diba? Halatang nagluluto ako kasi alam ko kung nasan yung mga ingredients. Parang so, sinasabing di ako nagluluto, ha? May sinabi ba ako? Tansya-tansya lang ulit, ganyan. Isang ganito lang. Ayan, okay na yan. Ayan. Ah, okay. So, bakit nilalagyan ng ano, suka? Hindi ko alam. Ba't? Ayan na ng konti. Hinaan ng konti.
pagpapakuluan ng mga 3 to 4 minutes. Kala ko makakain na tayo. Sige, maghahain na ako. Kahain ka na. For today's ulam, chicken feet. So guys, kakain na rin kami ngayon ng aking asawa. Naglagay ako ng sili kasi pwede kong ihalo dyan kaso si Abby kasi hindi siya mahilig sa maanghang. So pwede niyong lagayan sa pagluluto yung sili kung mahilig kayo lahat. No. So, ayun lang guys. I think that's it for today's video. Kakain lang kami. And, ayun, sana kahit pa paano, na-update ko kayo. And, sana natuto din kayo sa adobo style ni Kevin. Ano natutunan nyo sa kanya? Huwag mong kalimutang ilagay ang suka. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Ayun, kung hindi ka pa nang-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And, see you on our next vlog. Bye.